Ngayong araw ng mga tatay, atin namang bibigyang pugay ang mga dakilang haligi ng tahanan. Ang mga kwento nila'y ating pakinggan. Simulat sa pool ang kanyang mga kamay, naging ating gabay. Mula sa una nating mga hakbang hanggang sa ating paglaki, nandyan siya para ibigay ang ating mga pangangailangan. Kaya naman ngayong araw ng mga tatay, dapat lang bigyang pugay ang mga haligi ng tahanan. Gaya na lang ni Tatay Joseph na walang tigil sa pagkayod. 3 oras ang binabiyahe niya araw-araw mula Bulacan hanggang Philippine Coast Guard sa Manila para magtrabaho. Bilang isang padre de familia, araw-araw po ako sa Philippine Coast Guard, nagmamasahe po. And minsan, abutan ako ng madaling araw para po maitaguyod ko ang aking pamilya. Kasi wala po akong ibang source, yan lang po ang pinagkakitaan ko at saka yan lang binubuhay ko sa aking pamilya. Ang masipag na tubong Davao na ito, naging hanap buhay na ang pagmamasahin mula pa noong 2007. Pero hindi madali ang kanyang trabaho lalo na't may matindi siyang pasanin. 4 na taong gulang siya nang nahulog sa puno ng balete, sanhi ng injury sa kanyang spinal cord. So then, nung nag-aral po ako ng elementary, buhat-buhat po ako ng mga kapatid ko para makapag-aral po. Nag-high school na po ako, dahan-dahan na po na medyo lumalakas yung katawan ko. Maganda na po ang pakiramdam ko. Hindi niya kailanman hinayaan maging hadlang ang kanyang kalagayan. Kaya pati ang mga customer niya, saludo sa kanyang determinasyon. At Joseph is really doing it in an honest to goodness way para maitaguy ng pamilya. Kaya isa yun sa kinahanga ako, at hindi lang ako, pati mga coast guards. At ang positibong pananaw niya sa buhay ang dahilan daw kung bakit siya napusuan ng kanyang may bahay. Asawa ng Diyos, binigyan po ako ng asawa na mabait, asawa na maunawain in spite sa kalagayan ko, naunawaan po niya ako. Kahit ganyan ng asawa ko, proud na proud ako. Mahal na mahal kita. God bless your life. At saka your work. Always happy. Di ba? Minsan ako po kay Papa ko, ano. Manamay ko yung Papa ko sana, ano. Mas mahaba pa yung buhay niya. Yun lang. Kaya naman pinangako ni Joseph na hindi siya susuko sa pagtatrabaho para sa pamilya. Sikapan ko po na makapagtapos po silang lahat sa pag-aaral po. Then, makapaghanap ng magandang trabaho, makapagnegosyo, para po umangat ang buhay nila hanggat sa kanilang mga anak po. Ang pagiging web designer naman ang talento at hanap buhay ni Tatay Ronald. Bata pa lang daw si Tatay Ronald, pili siya nakikiramdam sa kapaligiran. Kwento ni Tatay Ronald, 6 na buwan pa lang daw siya kasi noon nang tuluyan siya mabingi. Hindi na nakapagpatingin sa doktor si Tatay Ronald noon. Basta ang alam niya, tuluyan na naging tahimik ang mundo. At unti-unti din umanong lumiit ang kanyang binti dahil sa polio. Sa kapitbahay, tinutukso ko na pilay, pilay, pipe, pipe. Hanggang sa lumalaki na ako, natanggap ko na ang kalagayan ko na hindi ko na sila pinapansin. Natural na sa akin na ano ako. Ngayon, wala nang nagtutukso sa akin. Sa kabila ng kondisyon ni Ronald, hindi siya napanghinaan ng loob. Dahil sa lumalaki niyang pamilya, nagsumikap si Ronald makapagtapos ng kursong naaayon sa kanyang talento. Masipag siya sa pagtitrabaho lalo na't pareho sila ng kondisyon ng kanyang asawa at pangalawang anak. Wala akong planong mag-give up sa pamilya ko. So, makakuha man o hindi ng trabaho yung mga anak ko, nandito pa rin ako para sumuport sa kanila. So, kung may trabaho ako, patuloy kong igagapang yung pamilya ko. Maski sa multimedia company na kanyang pinagtatrabahuhan, kapansin-pansin ang kanyang kasipagan. Ang performance niya ay parang satisfaction na tapos.
yung trabaho ang inaasahin sa kanya. Kaya naman para sa pamilya ni Ronald, hindi sapat ang mga salita para ipahiwatig ang kanilang pasasalamat. Siyempre, mahal kong asawa ko. Super proud, kahit na deaf, at iba'y loob niya itaguyod ng pamilya. Gusto ko po tulungan daddy ko para po, masuportahan ko rin po yung pamilya ko po. Tunay na malaking responsibilidad ang pagtataguyod ng pamilya. Gaya na lang ni Tatay Ben na hindi lang iisa ang pamilya. Isa kasi siyang volunteer ng VPA o Volunteers Probation Aid. At para na raw niyang mga anak ang mga tinutulungan niyang parolee o pardonee o yung mga pinalaya sa bilangguan. Napipil ko pa rin na kahit ako mas bata sa kanila na nagbibigay ng payo sa kanila, para na rin turing nila sa akin, ama, kasi isipin mo, yung moral support, yung financial support sometimes. Bukod dito, nais na mabigyan ang pangalawang pagkakataon na mamuhay ng maayos ang mga galing sa bilangguan. Ito po'y crime prevention eh. Kung ito'y mapapangalagaan itong mga nagiging biktima ng social injustice at nakalimutan din natin na tingnan ang kanilang buhay at tingnan yung kanilang nagaganap sa kanilang pamilya, marahil po, hindi ito babalik pa ulit sa kanilang nagagawang pagkukulang o pagkakasala sa ating community. At magkaroon din sila ng magandang kinabukasan, yung mga taong ito. Itong 4-year parolee na si Jose, malaki ang utang na loob sa kanyang ama-amahang si Ben, lalo na pagdating sa edukasyon ng kanyang anak. Malaking bagay na po yun sa amin dahil siyempre na gaano po kami, na natutuwa naman po kami dahil sa hindi na po kailangan ng mga bata po na mamili na po dahil wala naman po kami pambili ng mga ano po sa mga bata na mangutang pa po kami. Ayun po, siya na lang po ang nag-ano sa amin. Suportado si Ben ng kanyang first family sa kanyang advocacy. Pride namin yan na maging extended family din kami ng iba kasi nanggaling din naman kami dati sa wala. So yung mga tao na nangangailangan ng tulong, kailangan gawin namin. Sabi nga ng asawa ko, kapag tutulong kami, gawin namin out of love. Yung father ko sobrang generous, hindi lang sa aming pamilya, kundi pati sa ibang tao. So he's very sensitive and responsive to the needs of others. Ay mga gaya ni na Ben, Ronald at Joseph, nagsisilbing modelo at inspirasyon hindi lang sa mga tatay, kundi pati na rin sa ating lahat. Dahil sa kanilang kadakilaan, ang kanilang mga pamilya nag-uumapaw sa pagmamahalan.